my channel and welcome to another video. As you can see, nandito po ako sa aming room. Ayan, nandito po ako muna sa aming room. Actually, kagigising ko lang, guys. Kasi, wala pa akong tulog na nga na kasi yung biyanan ng amo ko. I mean, nanganak yung manugang. Manugang ng amo ko. So, medyo wala pa akong tulog. Ayan. Bali, isang oras lang tinulog ko ngayong maghapon. And, ayan, gumising ako late na, mag-aalas 6 na ng hapon para mamalansya. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano mamalansya ng kandura at abaya ng mga amo, ng mga bossing namin dito. So, yung una, mahirap siyang gawin. Doon sa amo kong babae, madali lang. Pero doon sa amo kong lalaki, mahirap siya plantsahin. Nung una pa lang ako dito, nahirap talaga akong plantsahin kasi iba yung kandura niya. So, tayo na guys, samahan niyo na ako mamalansya and pupunta na tayo sa loob ng bahay ng amo ko para makapag-start na ako uli ng aking trabaho. See you later, bye! So ayun guys, nandito na po ako sa aking iron room. Maliit lang tong iron room ko. So ito yung mga naplansya ko kaninang tanghali. So mali, 2 times po akong namamalansya, tanghali and hapon. Yan, pagkakagising ko ng hapon, yun na lang yung gagawin ko, yung mamalansya. Then sa tanghali, pag maaga ko nakakatapos ng gawain sa loob ng bahay, nakapagpakain ng alaga. So, ano mamalansya ako kahit konti. So, pasito ko lang sa inyo yung aking munting iron room. Yan, so ayun guys, ito yung aking iron room. Iyon yung big water and small water namin. And then, ito, itong plancha na to, yan yung plancha para sa bed. Ayan, hindi pala siya plancha, sorry. Para siyang vacuum, para sa bed. And then, before, ito yung gamit kong plancha. Kaya lang, ang pangit siya kasi, hindi siya umiinit. So, hindi siya nakakapaplat ng mga damit. And then, ito naman. Ayan. So, ito naman. Spray yan para sa abay ng amo kasi ma-electric siya. So, ayan. Ang ating small iron room. So, ito. Pinagahan ko lang ito pagka yung mga damit na pang-party ang pa-planchain ko. Then, meron po. Ito, kasi mainit. Mainit siya. Pag nagkaroon, mainit siya pag nahawakan. And then, yan. Dati wala akong aircon. Electric pa lang yung ginagamit ko. Since naabas ako ng ambo lalaki, nilagay niya ako ng aircon. Yan. Tapos, yan yung mga natapos ko kanina. And then, ayan. Guys, ito yung aking planchahin. Hindi naman siya actually ganun kadaan. Akala nila madami pero kakunti siya. Yan. Yan po ang aking planchahin. So, yan. Maliit lang siya. And then, ito guys. Yan. Yan guys, itong electric steam dress na yan. Binili yan sa akin ng ama ko para mas mabilis ako makapamalansya. But 2 times akong, dalawang plancha yung ginagamit ko. Ito, at saka to. Kasi itong isa, yung isang yan, ginagamit ko lang siya sa mga decolor na damit. Like, t-shirt, pants, mga uzar. Kasi mahirap planchahin dyan yung kandura. So, yan. Dito naman ako namamalansya ng kandura. So, tara na guys, let's start. Isama nyo na akong mamalansya ng kandura at abaya. And ayan guys, may prepare akong water kasi mabilis yung maubusan ng tubig ito. Siguro mga 3 damit lang yung natatapos ko, ubus na yung tubig niya. Kasi sobrang init niya talaga, kasi maganda siya. Isang lapat mo lang sa kanya, kahit di mo nabalik rin yung likod ng damit, okay lang. Hindi, kahit di mo siya planchahin ulit yung likod. Kasi napakaganda ng planchang ito. Ayan, actually nakailang beses na kumbinihan ng amo ko ng plancha. Kasi nga, hindi magaganda yung plancha na bibili namin. So, kumakapit kasi sa damit. Tara na guys, samahan nyo na ako mamalansya. Hey guys, samahan nyo na ako mamalansya. So, dito na tayo mag-start. Ito na yung mga na-plancha ko. So, mamalansya na ulit tayo ng amo.